tapat na magsilbi sa bayan at umiwas sa anumang katiwalian. Ito ang mahigpit na paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal sa kanyang pagdalo sa Philippine Councilors League National Convention 2023. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco. Transparency at pananagutan, yan ang paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga local official nang dumalo siya sa Philippine Councilors League National Convention 2023 sa World Trade Center sa Pasay City kagabi. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa pag-iwas sa mga korupsyon, hinikayat niya rin ang mga local official na maging makatarungan. Dapat din anya silang mag-focus sa mga bagay na mapakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan. Please take to heart that aside from commission, omission 2 remains an offense and a form of deception against our constituents. Umaasa si President Marcos sa suporta ng local officials sa pagpasa ng mga legislative priority ng administrasyon. Kabilang dito ang E-Governance Act na mag-i-institutionalize ng digitalization sa gobyerno, pag-amyenda sa Build Operate Transfer Law para mapatibay ang partnership ng public at private sector. Gayun din ang National Land Use Act. Alam naman natin sa local government ay itong land use ay kailangan talaga nating gawin upang maging maliwanag kung ano sa ating mga constituency, ano yung lupa na para sa agrikultura, ano yung lupa na itatabi natin para sa commercial, para sa residential. This will effectively help manage the country's land and water resources. Nariyan din ang legislation sa Tax Package 3 o ang Valuation Reform Bill para matiyak ang development ng mas maayos na real property valuation system. Upang pag kami pumapasok ng negosyante at sasabihin, unang-una yung land use, sasabihin natin, dito ang commercial, dito ang industrial. Kung magde-develop kayo, ito ang residential. Yan ang agricultural, huwag niyong gagalawin yan. Maliwanag na maliwanag. Binigyang diin ng punong ehekutibo na maaasahan ng national government kapag humingi ng tulong ang mga local government unit. Please be assured that this administration is one with you in formulating, implementing, and coordinating programs and projects that are beneficial to the PCL and of course to the Filipino people. Alan Francisco para sa Bayan.